Magsitayo na po ang lahat. Magalak tayong lahat. Si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Panginoon ang naghirang sa tinubos niyang bayan. Nagpupuring mga hinirang, masayang nagdiriwang. Magalak tayong lahat. Si Hesu Kristo'y nabuhay, nanaig sa kamatayan. Alleluia, alleluia. Sa ngala ng Ama at ng Anak at ng Espiritu Santo. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mga kapatid, aminin natin ang ating mga kasalanan upang marapat tayong gumanap sa banal na pagdiriwang. Inaamin ko sa makapangyarihang Diyos at sa inyo mga kapatid, nalubha akong nagkasala sa isip, sa salita at sa gawa at sa aking pagkukulang. Kaya isinasamo ko sa mahal na Birheng Maria, sa lahat ng mga anghel at mga banal, at sa inyo mga kapatid, na ako'y panalangin sa Panginoong ating Diyos. Tawaan tayo ng mga pangyarihang Diyos, patawarin tayo sa ating mga kasalanan, at patnubayan tayo sa buhay na walang hanggan. Amen. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Kristo, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Panginoon, kaawaan mo kami. Manalangin tayo. Ama naming makapangyarihan, pinanauli mo at pinahalagahan ang wagas na katapatan. Itaguyod mo ang aming kalooban upang sa paghango mo sa amin sa dilim ng alinlangan, kami huwag mawalay sa liwanag mong maaasahan sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Pagbasa mula sa mga gawa ng mga apostol. Noong mga araw na iyon, may ilang taong dumating sa Antioquia mula sa Judea at itinuro sa mga kapatid ang ganito. Kapag hindi kayo nagpatuli ayon sa kautusan ni Moises, hindi kayo maliligtas. Tinutulan ito ni na Pablo at Bernabe, at naging mahiinitan ang kanilang pagtatalo tungkol dito. Kaya't napagkaisahang papuntahin sa Jerusalem si na Pablo at Bernabe at ilan pang kapatid sa Antioquia upang makipagkita sa mga apostol at sa matatanda tungkol sa suliraning ito. Sinugo nga sila ng simbahan at pagdaan nila sa Phoenicia at Samaria, ibinalita nila ang pagkahikayat sa mga Hentil. Ito'y labis na ikinagalak ng mga kapatid. Pagdating sa Jerusalem, malugod silang tinanggap ng mga apostol ng matatanda at ng buong simbahan at isinalaysay nila ang lahat ng isinagawa ng Diyos sa pamamagitan nila. Ngunit tumindig ang ilang mananampalatayang kabilang sa pangkat ng mga Pariseo at ang sabi nila, kailangang tuliin ang mga Hentil na sumasampalataya
sa utusang tumupad sa kautusan ni Moises. Nagpulong ang mga apostol at ang matatanda upang pag-aralan ang suliraning ito. Ang salita ng Diyos. Salamat sa Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ako ay nagalak sa sabing ganito, sa bahay ng Poon ay pumasok tayo. Sama-sama kaming matapos sapitin ang pintuang lungsod nitong Jerusalem. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Yaong Jerusalem, kay ganda ng anyo, maganda ang ayos ng muling matayo. Dito umaahon ang lahat ng angkan, lipin ni Israel upang magsambahan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Ang hangad, ang Poon ay pasalamatan, pagkat ito'y utos na dapat gampanan. Doon din naroon ang mga hukuman at trono ng haring hahatol sa tanan. Masaya tayong papasok sa tahanan ng Poong Diyos. Magsitayo na po ang lahat. Alleluia. 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 Sa Poon ay manatili, siya'y sa atin lalagi. Mamungang maluwalhati. Alleluia. 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 Sumaiyo niyo ang Panginoon at sumaiyo rin ang mabuting balita ng Panginoon ayon kay San Juan. Papuri sa iyo, Panginoon. Noong panahon iyon, sinabi ni Jesus sa kanyang mga alagad, "Ako ang tunay na puno ng ubas at ang aking Ama ang tagapag-alaga. Pinuputol niya ang bawat sangang hindi namumunga at kanya namang pinuputulan at nililinis ang bawat sangang mumunga upang lalong dumami ang bunga. Nalinis na kayo sa pamamagitan ng salitang sinabi ko sa inyo. Manatili kayo sa akin at mananatili ako sa inyo. Hindi makapamumunga ang sangang hindi nananatiling nakakabit sa puno. Gayun din naman, hindi kayo makapamumunga kung hindi kayo mananatili sa akin. Ako ang puno ng ubas, kayo ang mga sanga. Ang nananatili sa akin at ako sa kanya, ang siyang namumunga ng sagana, sapagkat wala kayong magagawa kung kayo'y hiwalay sa akin. Ang hindi nananatili sa akin ay itatapon at matutuyo, gaya ng sanga. Gayong mga sanga ay titipunin at susunugin. Kung nananatili kayo sa akin at nananatili sa inyo ang salita ko, hingin ninyo ang maibigin at ipagkakaloob sa inyo. Mapararangalan ng Ama kung kayo'y mamumunga ng sagana
At gayoy, mapapatunayang mga alagad ko kayo. Ang mabuting balita ng Panginoon. Pinupuri ka namin, Panginoong Hesukristo. Magsiupo muna po ang lahat. Magandang paalala ho sa atin bilang mga Kristiyano na ating ebanghelyo ngayon na patuloy tayong nakaugnay kay Jesus. Siya ho ang pinagmumulan ng buhay. Siya ang buhay. At kung tayo ho ay lumalayo sa Kanya, tayo rin po ay lumalayo sa pinagmumulan ng buhay. Kaya minsan ho, may mga tao na parang hirap makayanan ang buhay. Pag may problemang dumating, parang mas bumibigat. Yung dating akala natin, kaya ko yan, kaya ko yan. Pero parang mas bumibigat. Bakit? Kasi pag lalo tayong lumalayo kay Jesus, tila bumibigat ang bawat problema. Bakit? Kasi si Jesus, hindi naman ho niya ipapangako sa atin na kung susunod ho tayo sa Kanya, ay wala tayong problema. Wala tayong pagdadaanan. Huwag mo yung isipin na, ay pag sumunod ako kay Jesus, oh, wala na akong problema. Kaya may ibang tao ho, nagsasabi, bakit ganun? Kung kailan po ako sumunod kay Jesus, kung kailan ko po minahal si Jesus, bakit po parang dumami ang problema ko? Bakit parang dumadami yung sulirin ko sa buhay? Pero maganda rin mapansin na pag sumunod ka din kay Jesus, hindi ka mag-isang papasan yan. Hindi ka mag-iisa na naglalakbay sa kabila ng mga sulirin mo at problema mo. Kapiling natin at Diyos, kasama natin siya nagpapasan din ng krus natin sa pang-araw-araw. Kasama natin siya sa mga panahon na tila'y nabibigatan na tayo. Yun po yung pagkakaiba pag sumunod tayo kay Jesus. Kasama natin siya sa ating paglalakbay. Lalong-lalo na sa mga panahon ng ating mga pagsubok, hindi ka nag-iisa. At kasama din ho noon, sa kabila ng mga pagsubok, ay tinutulungan din tayo ng Diyos na lumago bilang isang Kristiyano. Our trials shape us and also help us to mature as Christians. Our challenges in life help us to grow as Christians. Kaya huwag niyo lamang tignan na yung mga pagsubok natin sa buhay ay parang pabigat. Tignan din po natin na ang ating mga pagsubok sa buhay ay ang ating paraan din ng paglago bilang isang Kristiyano at bilang tao. Pero ang taong sumusunod kay Jesus, kapiling niya ang Diyos sa mga challenges niya sa buhay. You are not alone in your challenges in life. Kasama natin ang Diyos. Yun po ay kung patuloy tayong nakaugnay sa Kanya, hindi tayo tatalikod sa Kanya. Walang imposible sa tao may pananampalataya. Kaya po magandang paanyaya sa atin ng ating ebanghelyo na patuloy laging nakaugnay kay Jesus. Patuloy nakahawak sa Kanyang kamay. At hindi rin naman niya tayo bibitawan sa ating paglalakbay sa buhay. Kapiling natin lagi si Jesus. Kasama natin ang Diyos parati. Kaya lagi tayong makipag-ugnayan sa Kanya sa pagtanggap natin ng mga sakramento,
sa paglapit natin sa sakramento ho ng kumpisal, doon tayo patuloy na lumalapit sa presensya ng Diyos. Ang kasalanan po ang naglalayo sa atin sa presensya at piling ng Diyos. Ang kasalanan ho ang pagtalikod natin sa pag-ibig niya. Pero pwede hong bumalik ulit. Pwede hong magbalik loob sa kanya. At nawa ho, huwag na tayong mawalay sa pagmamahal ni Jesus sa atin. Patuloy at laging nakaugnay tayo sa pag-ibig at presensya ng Poong Jesus Nazareno. Sasamahan niya lagi tayo sa ating paglalakbay sa buhay natin. Amen. Magsitayo na po ang lahat. Minamahal ko mga kapatid, habang nagkatitipon tayo bilang bayang sumasamba sa Panginoon, ilapit natin sa Diyos na ating Ama ang ating mga pangangailangan ng may pagtitiwala. Ang ating itugon walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang pagkakaisang nagmumula kay Kristo, ang tunay na puno ng ubas, naway makahikayat sa lahat ng Kristiyano sa kanyang simbahan, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga pari, relilyoso at mga misyonero, naway maging tapat sa kanilang bokasyon sa simbahan at manatiling kaisa ni Kristo sa kanilang mga gawain. Manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga nagdaranas ng mga pagsubok at kahirapan sa buhay, naway manatiling tapat kay Kristo at sa kanyang ebanghelyo, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga may sakit, naway tignan si Kristo bilang bukal ng lakas at kagalingan, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Ang mga tapat sa Panginoon na namayapa, naway manatili kay Kristo, magpasawalang hanggan, manalangin tayo. Walang hanggang tagapagtanim ng ubas, gawin mo kaming mabunga. Panginoon, wala kaming magagawang anuman kung wala ka sa aming piling. Dinggin mo ang aming mga panalangin at panatilihin mo kami sa iyong pag-ibig. Hinihiling namin ito sa pamamagitan ni Kristo na aming Panginoon. Amen. Magsiupo muna po ang lahat. Alay na ito ang tinapay na nagmula sa pagpapala mo at tanggapin ang alak na ito. Inumin, inihain sa'yo. Mahal namin Diyos, inyong tanggapin ang munting alam.
at sa amin. Buong puso namin hihintayin, pagpapala na amin hindi. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin kayo mga kapatid upang ang paghahain natin ay kalugdan ng Diyos amang makapangyarihan. Tanggapin nawa ng Panginoon itong paghahain sa iyong mga kamay, sa kapurihan niya at karangalan sa ating kapakinabangan at sa buong sambayanan niyang banal. Ama naming lumikha, ipagkaloob mong kami ay laging magalak sa pagdiriwang ng Pasko ng pagkabuhay ng iyong anak, upang ang ginagawa mong patuloy na pagsagip sa amin ay maging sanhi ng aming ligayang walang maliw sa pamamagitan niya kasama ng Espiritu Santo magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Itaas sa Diyos ang iyong puso at diwa. Itinaas na namin sa Panginoon. Pasalamatan natin ang Panginoong ating Diyos. Marapat na siya ay pasalamatan. Ama naming makapangyarihan, tunay ngang marapat na ikaw ay aming pasalamatan ngayong ipinagdiriwang ang paghahain ng Mesiyas, ang maamong tupa na tumubos sa aming lahat. Siya ay talagang maasahan at ang katapatan niya sa pananagutan ay siyang bumago sa dating pamumuhay sa sangkatauhang namihasa sa pagkasalawahan. Ang dangal ng tao ay ganap na itinampok upang mamana namin ang pakikipagkapatid kay Jesus. Kaya kaisa ng mga anghel na nagsisiawit ng papuri sa iyo nang walang humpay sa kalangitan, kami nagbubunyi sa iyong kadakilaan. Santo, 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 Panginoong Diyos ng mga hukbo, napupuno ang langit at lupa ng kadakilaan mo o sana sa kaitaasan. Pinagpala ang naparirito sa ngalan ng Panginoon o sana sa kaitaasan. Magsiluhod po ang lahat. Ama naming banal, ikaw ang bukal ng tanang kabanalan. Kaya't sa pamamagitan ng iyong Espiritu, gawin mong banal ang kaloob na ito upang para sa amin maging katawan at tugo ng aming Panginoong Hesukristo. Bago niya pinagtiisang kusang loob na maging handog, hinawakan niya ang tinapay. Pinasalamatan kanya, pinagati-hati niya iyon, iniabot sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at kanin, ito ang aking katawan na ihahandog para sa inyo." Ngayon din naman na matapos ang hapunan, hinawakan niya ang kalis. Muli kanyang pinasalamatan, iniabot niya ang kalis sa kanyang mga alagad at sinabi, "Tanggapin ninyong lahat ito at inumin ito ang kalis ng aking dugo, ng bago at walang hanggang tipan, ang aking dugo na ibubuhos para sa inyo at para sa lahat, sa kapagpapatawad ng mga kasalanan. Gawin ninyo ito sa pag-alala sa akin." Magsitayo na po ang lahat. Ipagbunyi natin ang misteryo ng pananampalataya. Si Kristo'y namatay, si Kristo'y nabuhay, si Kristo'y babalik sa wakas ng panahon. Ama, ginagawa namin ngayon ang pag-alala sa pagkamatay at muling pagkabuhay ng iyong anak, kaya't inaalay namin sa iyo ang tinapay na nagbibigay buhay at ang kalis na nagkakaloob ng kaligtasan. Kami nagpapasalamat dahil kami iyong minarapat na tumayo sa harap mo para maglingkod sa iyo. Isinasamo namin kaming magsasalo-salo
sa katawan at dugo ni Kristo ay mabuklod sa pagkakaisa sa pamamagitan ng Espiritu Santo. Ama, lingapin mo ang iyong simbahang laganap sa buong daigdig. Puspusin mo kami sa pag-ibig kaisa ni Francisco na aming Papa at ni Jose na aming Obispo at ng Tanang Kaparian. Alalahanin mo rin ang mga kapatid naming na himlay na may pag-asang sila'y muling mabubuhay gayon din ang lahat ng mga pumanaw. Kaawaan mo sila at patuloyin sa iyong kaliwanagan. Kaawaan mo at pagindapatin kaming lahat na makasalo sa iyong buhay na walang wakas. Kaisa ng mahal na Birheng Maria na Ina ng Diyos, ng kabiyak ng puso niyang si San Jose, kaisa ng mga apostol at ng lahat ng mga banal, na namuhay dito sa daigdig ng kalugod-lugod sa iyo. May pagdiwang nawa namin ang pagpupuri sa ikararangal mo sa pamamagitan ng iyong anak na aming Panginoong Hesukristo. Sa pamamagitan ni Kristo kasama niya at sa kanya, ang lahat ng parangal at papuri ay sa iyo, Diyos Amang makapangyarihan, kasama ng Espiritu Santo, magpa sa walang hanggan. Amen. Sa tagubilin ng mga nakagagaling na utos at turo ni Jesus na Panginoon natin at Diyos, ipahayag po natin ng lakas loob. Ama namin, sumasalangit ka, sambahin ang ngalan mo, mapasa amin ang kaharian mo, sundin ang loob mo dito sa lupa para nang sa langit. Bigyan mo kami ngayon ng aming kakanin sa araw-araw at patawarin mo kami sa aming mga sala para nang pagpapatawad namin sa nagkakasala sa amin. At huwag mo kaming ipahintulot sa tukso at iadya mo kami sa lahat ng masama. Hinihiling namin kami adya sa lahat ng masama pagkalooban ng kapayapaan araw-araw. Iligtas sa kasalanan at ilayo sa lahat ng kapahamakan. Samantalang aming pinananabikan ang dakilang araw ng pagpapahayag ng tagapagligtas naming si Hesukristo. Sapagkat iyo ang kaharian at ang kapangyarihan at ang kapurihan magpakailanman. Amen. Panginoong Hesukristo, sinabi mo sa iyong mga apostol, kapayapaan ang iniiwan ko sa inyo, ang aking kapayapaan ang ibinibigay ko sa inyo. Tunghayan mo ang aming pananampalataya at huwag ang aming pagkakasala. Pagkalooban mo kami ng kapayapaan at pagkakaisa. Ayon sa iyong kalooban kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Ang kapayapaan ng Panginoon ay laging sumainyo. At sumaiyo rin. Magbigayan kayo ng kapayapaan sa isa't isa. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, maawa ka sa amin. Kordero ng Diyos na nag-aalis ng mga kasalanan ng sanlibutan, ipagkaloob mo sa amin ang kapayapaan. Magsiluhod po ang lahat. Itong Kordero ng Diyos na nag-aalis ng kasalanan ng sanlibutan, mapalad ang mga inaanyayahan sa kanyang piging. Panginoon, hindi ako karapat-dapat na magpatuloy sa iyo, ngunit sa isang salita mo lamang ay gagaling na ako. Para sa lahat ng tatanggap ng banal na komunyon, sasagot po tayo ng amen. Pagkasabi ng pari o lay minister ng katawan ni Kristo at isubo agad sa bibig bago umalis sa harapan ng pari o lay minister. Sumunod po tayo. Maraming salamat po. Music.
Mananahan din ako sa kanya. At kung siya'y mamunga ng masagana, siya sa Ama'y nagbigay ng karangalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Kung paano mahal ako ng aking Ama, sa inyo'y aking ipinadarama. Sa pag-ibig ko, kayo sana ay manahan. At bilin ko na kayo ay magmahalan. Mula ngayon, kayo'y aking kaibigan. Hinango sa dilim at kababaan. Ang kaibigan mag-aalay ng sarili niyang buhay, walang higit sa yaring pag-aalay. Mga paalaala sa mga nagsisimba, pinaaalalahanan pa rin po ang lahat na huwag maging kampante sa banta ng COVID-19. Bagkos, dapat nating ipagpatuloy ang tamang pagsunod sa minimum public health standards, ang pagsusuot ng tamang face mask. Pagkatapos ng misa, wiwisikan po ang lahat ng banal na tubig. Pinakikiusapan ng lahat na manatili lamang muna sa inyong mga lugar, tanging sa Quezon Boulevard o Plaza San Juan lamang ang labasan ng lahat. Sumunod po tayo. Maraming salamat po sa inyong pagdalaw at pagsisimba sa Basilica Minor ng Itim na Nazareno. Magsitayo na po ang lahat. Manalangin tayo. Ama naming mapagmahal, ang aming mga pagluhog sa iyong pakinggan para sa pagkakamit ng iyong tulong sa amin araw-araw at para sa pagkakaloob ng ligayang walang katapusan na pawang idinudulot ng banal na pakikinabang sa pagdiriwang ng pagpapalitan ng iyong bigay at aming alay sa pamamagitan ni Hesukristo kasama ng Espiritu Santo, magpasawalang hanggan. Amen. Sumainyo ang Panginoon. At sumaiyo rin. Mahal na pong Hesus Nazareno, inihayag mo sa pamamagitan ng krus ang walang maliw na pag-ibig ng Diyos sa sangkatauhan. Pakinggan mo ang kahilingan ng iyong angka na nagsusumamo sa iyo. Makamtanawa nila ang iyong katugunan at tanggapin ang kasagutan na may utang na loob na tinatanaw. Basbasan din po ninyo ang mga may daladala nilang imahin at dasalan. Sa pamamagitan ng bendisyon na ito,
naway maalala nila ang mga pangako nila noon sa binyag na ikaw ang kanilang iibigin at paglilingkuran bilang Panginoon magpasawalang hanggan. Amen. At pagpalain kayo ng ating mapagmahal na Diyos, ang Ama, at ang Anak, at ang Espiritu Santo. Amen. Humayo kayo, taglay ang kapayapaan ng poong Jesus Nazareno. Salamat sa Diyos. Padre Jesus Nazareno, sinasamba ka namin. Pinipintuho ka namin. Aral mo ang aming buhay at kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, iligtas mo kami sa kasalanan. Ang krus mong kinamatayan ay sagisag ng aming kaligtasan. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, dinarangal ka na amin. Nuestro Padre Jesus Nazareno, niluwalhati ka na amin.